Wala raw due process, yan ang iginit ni Carlos Gadapan matapos siya sibakin bilang PIDEA Deputy Director General. Nanindigan naman ang palasyo na loss of confidence ang dahilan ng pagtanggal kay Gadapan. Saksi si Micaela Papa. Isang sachet ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA matapos magsagawa ng raid sa bahay ng isang Lendi Bayabaw sa Talipapa, Quezon City kanina. Nakuha rin sa bahay ang isang weighing scale, foil at mga empty sachet pack. Itinanggi ni Bayabaw na nagtutulak siya ng droga pero inilagay pa rin siya sa kustudiya ng PIDEA. Tuloy ang operasyon ng mga ahente ng PIDEA sa gitna ng hinaharap na kontrobersiya ng ahensya dahil sa pagkasibak ng deputy director nitong si Carlos Gadapan. Loss of confidence daw ang nakasaad sa relief order na pirmado ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. Pero hirit ni Gadapan, wala raw due process ang kanyang pagkakasibak. Eh nagulat ako dahil kasi wala naman akong alam na ginagawa kong masama rito sa PIDEA. Paniwala ni Gadapan, si PIDEA Director General Jose Gutierrez Umano ang naglakad ng kanyang dismissal. Mula raw kasi nang kausapin niya ito kaugnay ng pagsusugal ng misis ni Gutierrez na nauwi umano sa milyon-milyong pisong utang, unti-unti na raw siyang tinanggalan ng kapangyarihan sa ahensya. Kasi ginagamit na niya yung sinasabi na niyang asawa siya ng Director General ng PIDEA. Hindi ba nakaka-apekto sa agency yun? Ayon pa kay Gadapan, nagkabanggaan din daw sila ni Gutierrez kaugnay ng mga puna niya sa pamamahala ng budget ng PIDEA. May inihahanda na rin daw siyang mga dokumentong patunay umano sa korupsyon at iba pang anomalya sa ahensya. Tugon naman ng hepe ng PIDEA, I do not tolerate yung mga gambling na yon. That is a personal issue. Ibang fora naman yan, di ba? So not true po, sir, na kayo ang nag-recommend na matanggal siya. Sabi ko nga, I will not make any comments on that kasi tumatakbo pa yung investigation eh. Ang tinutukoy na investigasyon ni Gutierrez ay ang isinasagawa ng NBI sa PIDEA sa utos ng palasyo. Ayaw namang idetalye ng palasyo ang mismong dahilan ng pagsibak kay Gadapan. Loss of confidence is the only reason that was mentioned to us. And as you know, all presidential appointees are aware of the fact that we all serve at the pleasure of the president and that you can be relieved at any point. Pero si Senador Tito Soto, na dating chairman ng Dangerous Drugs Board, paiimbestigahan daw ang pagkakasibak kay Gadapan, na aniyay kilalang mahusay at walang bahid. Talaga magkakaroon ng loss of confidence kung mali ang impormasyon binigay sa Pangulo. Ako si Micaela Papa, ang inyong saksi.